Okay mga igan, ito yung ating Veloz 2024 na nilagyan natin ng PIA horn. Check natin yung ano kanyang so ano lang to mga igan, 3 days old. Okay. So ang tinakbo niya ay 527 km pala, so nanggaling siya ng Maynila. Pagka-uwi, dinirecho dito sa shop. Nilagyan natin ng PIA horn. PIAA mga igan. So silipin natin ang kanyang PIA horn. So ganyan siya. So hindi mo makikita yung wiring kung paano siya winiring. Walang putol, walang cut ng ano, ng wire. Wala ding balat-balat. Basta kinabitan namin, may sarili siyang wire. So ito siyang, may sarili siyang sariling wiring, no? Meron siyang sariling fuse sa likod. So meron siyang sariling fusing. So wala tayong babalatan dahil meron siyang sariling harness, no? Walang void ng warranty. So yung horn niya mga igan, nandyan siya, oh. Ito yung isa. Tapos yung isa andun sa ilalim. Doon. So pa-sound check tayo mga igan ng ating Veloz. Okay, sige, pindot. Ayun siya, oh. Lakas, sige nga. Parang mayroon pa siyang dashling light, ah. So, ganyan siya mga igan. Okay, pindot! Oh my gulay. Talagang sulit quality ang kanyang pang busina mga igan. Mayroon pa siyang naglagay din kami na ang mini driving lights. Sige nga, pindot mga idol. Pwede siyang sumabay doon sa busina. So, pag kahit malayo yung binubusina mo, sobrang layo. Okay. Sumasabay yung passing niya mga igan. Pag bumubusina ka, sasabay. Pwede rin natin lagyan, tanggalin yung walang ilaw, pwedeng busina lang din. Okay? So pwede rin pailaban yung sulong ilaw na yan sa baba pang pinaka-fog lights niya. Pinaka-dashling niya. So mini driving light yan mga igan na original. Yan ang ginamit natin. So walang warranty void kasi meron siyang sariling harness na ikakabit sa ano niya, sa mismong baterya niya mga igan. Ikukulit lang natin dito yan. So, naka-connect talaga siya dyan. Meron talaga siyang abang na paglalagyan. Ayan po yung pinaglagyan na abang, oh. Abang talaga ng Toyota yan. Ayan, oh. Meron. Ito yung sa battery niya, sa supply. Ito yung abang niya. So, dyan siya kinabit mga igan. Tapos, meron sa sariling fuse na. Okay? Yun lang. So, ang ganda. So, may mga gusto magpakabit dyan ng PIA horn, dali nyo ito yung inyong Veloz. Okay? So, kakabitan natin yan. Murang halaga lang to mga igan. Tapos sa lahat ng sasakyan naman nakakabit kami, hindi lang sa Veloz. So meron kami itong high ace din, nakabitan din namin na ng PIA. So ang kinabit na PIA dyan, apat mga igan. Mas malakas yun. With dusting light din to. Doon sa mga gusto lang maglagay ng ilaw. Okay, so ganun lang yun mga igan. Okay, lahat ng sasakyan nakakabit po kami. Mura lang po yan. Original na PIA horn mga igan, ha. Kakabit natin. Huwag kayong magkakabit ng ordinary. Yung mga China mga igan. Huwag yun. Yung original lang gamitin natin. So para ba malaman yung original? Kuha tayo ng sample. So ito po yung original na PIA horn mga igan, oh. Meron siyang talagang tatak dito na talagang tatak siya ng original. Pwede mong i-verify yan. So, i-scratch mo lang yung naka-cover sa ibabaw niya. Sabi niya, i-scratch to verify. Pag na-scratch mo yan, lalabas yung kanyang barcode. Tapos, i-scan mo lang yan para malaman mo kung may record yung PIA na gagamitin sa sasakyan mo. So, kapag may record, mga kaibigan, sa PIA horn na mismong gumawa ng PIA o sa company, ibig sabihin, legit yung PIA mo na gagamitin. So, ito yung makikita niya. Mayroon siyang gold na authentic. Ito naman yung harness na ginagamit natin mga igan. So, ginawa ito para sa mga sasakyan. Okay, so hindi ito basta-basta mabibili dahil pinasadya po ito mga igan. Sadya po itong ginawa. Ito yung kanyang fuse, ikakabit sa baterya. Tapos yun, oh. Wala siyang babalatan kasi lahat siya mga kaibigan nakasakit. Okay, yung luma mong baterya at pag binunot yan, lalagyan siya ng sakit. Okay, so hindi yan, wala siyang babalatang wire. So wala siyang warranty void mga igan, wala siyang void ng warranty kasi wala tayong gagalawin sa wiring, kundi magagawa tayo ng sarili nating wiring, okay, ng inyong busina. Kung gusto niyo lang po, okay?
So yan po yan. Okay? Sa mga gusto, dito lang po kami sa San Carlos, Pangasinan. Okay? Yung mga malapit dyan, pwede na kayong mag-ano dito, magpunta. Dito natin gawin sa shop, sa likod. Meron kami shop sa labas. Okay? Meron kami, andun sa, nandito tayo sa pinakalikod kasi ng parking namin. So doon tayo gumawa ng sasakyan. Okay? Thank you mga igan. Sa mga gusto nga dyan, comment lang kayo. And thank you very much.